set natin to parallel mode. Ayan, naka-parallel mode na siya. Hello guys, and welcome back to my channel sa SDSS. So ngayon guys, ang topic ko ngayon sa video na to is about connection sa ano guys, sa signal mo at saka sa connection sa speakers. Kasi maraming nalilito guys, napipm sila sa akin eh. Katulad na lang na nagtatanong na ano na sir, pwede ba ako mag parallel mode tapos 8 ohms or 4 ohms load? Ano talaga guys, tapos yung ibig niya palang sabihin itong sa settings pala. By the way nga pala guys, yung ano kasi guys, itong power amp kasi kapag sa mga user to ng power amp guys, si power amp meron kasi siyang madalas na connection or mode na tinatawag natin na parallel or stereo mode or bridge mode, but hindi na tayo magta-tackle about bridge mode guys. Kasi sa word na parallel, marami kasing nalilito. Si parallel kasi, meron siya sa signal connection at sa connection papuntang amplifier to speaker. So sa ano guys, hopefully sana maliwanagan kayo. Si connection kasi sa signal guys, from ito yung mode ha, from yung connection from mixer to power amp, ay dun yung mga mode guys, no, na parallel mode, stereo mode, bridge mode. At saka sa ano naman guys, sa tulad ng sinasabi ko, hindi ko isasali yung bridge mode eh. At saka yung isa naman guys, between connection na sa power amp natin na meron tayong stereo or parallel o ano yung tatawagin ba natin stereo. So explain ko na lang mamaya guys. Saka yung sa ano, connection papunta sa speaker, ng power amp to speaker. Yun yung may parallel kasi dun eh, tsaka meron pang ma-parallel sa signal. But ano nga pala guys, by the way guys, si powered mixer at tsaka si integrated amplifier walang mode ha. Madalas ka na stereo lang talaga. Hindi katulad ng power amp, meron siyang parallel mode, may stereo mode, tsaka yung pangatlo yung bridge mode. So hopefully sana yung ma-explain ko ngayon guys ay malinawan yung mga nalilito, no? Kasi marami talaga nagpipiyo sa akin. So sa connection tayo, ay by the way nga pala, ito guys oh, yung out main out ng mixer. So yan yung left and right. So kapag kukuha tayong signal sa left and right, yun yung stereo guys ah. So sa connection tayo sa signal, so ito rin pala guys. So na zoom in ko lang, sana makita ng cam. Pansinin nyo to guys, no? Yan, meron siyang stereo. Ito yung setting sa stereo. Tsaka ito naman parallel. Tsaka yung pangatlo, bridge mode. Yan. So dito lang tayo sa parallel at stereo. So ngayon guys, sa stereo tayo, set natin sa stereo yan. By the way guys, kapag magsiset nga pala kayo, turn off nyo yung amplifier nyo ha. So ngayon sa connection tayo, zoom out ko lang. Okay guys, so kukuha ko ng signal dito sa left guys, no? Sa left out ng mixer, tapos si in ko dito sa channel 1 ng power amp. So ito yung sa stereo connection guys, and then right syempre sa channel 2. Yan. Yan yung stereo guys, no? Dalawang left and right, tsaka left and right din dito. Channel 1, channel 2. So, sana huwag na malito yung iba nito, guys, no? So, ngayon guys, yun yung stereo guys, ha? Sa signal 'yon. So, ngayon kapag kailan ba natin gagamitin yung parallel, no? Paano ba natin yung parallel gamitin? So, eto guys, siset na lang natin 'to to parallel. So off nyo yung amplifier tsaka set yan, set natin sa ano yan, yung parallel mode, no? So from stereo yan, from stereo set natin to parallel, and then yung connection nya guys isa na lang, either left or right ka dito sa main out tsaka
saksak mo dito sa channel 1. Ayan. So meaning guys, no need na tayong magsaksak sa channel 2 kasi naka-parallel siya. So meaning, kung ano yung signal na binigay dito at saka naka-in dito sa channel 1, yun rin yung input na signal sa channel 2 natin. No? Best example ko nito guys, sabihin lang natin dalawa yung power amp natin. Meron tayong power amp dito sa kabila at saka ito yung right, ito yung left natin. So ganun. Ito for left, saka yung right, doon naman naka-parallel sa kabilang power amp. Ganyan yung connection nun kapag stereo ka left and right na power amp. Pero kung gusto mo lang ng ano, so iba kasing topic yun guys. So yun lang yung example ko guys kung paano yung parallel connection. So ngayon guys, testing natin. Gagawa tayo ng connection. By the way, mag-test stereo mode tayo dito ng connection from mixer to amplifier. Then stereo din tayo sa speakers left and right. So ngayon guys, ayan. So ganun guys ha, main out left. Set muna natin ng ano, set muna natin to stereo mode yung power up at saka kuha tayo signal sa mixer. Syempre sa channel 1. Left channel yon guys ha. So ngayon, ito right channel. Then in natin sa channel 2. So stereo mode yung mixer to power up, naka stereo mode yung power up natin. Then sa speakers naman, so ganun, no? Left and right tayo sa speakers. Ito yung sa left. Ano? Okay. Para din nakamalito, yan, left. So sabihin natin sa set, ito naman sa right. So, yan yung stereo mode, guys. Stereo mode yan, no? Tutunog yung isang speaker natin, left at saka right. So ngayon, testing natin guys, no? So magpe-play tayo ng audio dito. Ayan. Tsaka testing natin yung lagyan natin ng konting volume lang muna, no? Yung left and right. So yun yung channel, volume natin. Ayan. So ito yung ano guys ha, stereo. So, sa switch guys, no? Yan. Blinking yung dalawang signal. Yan. So, nagbi-blink yung dalawang signal, guys, ha? So, meaning may signal yung left and right. Yan. So, ganito yung mangyayari niyan, guys. Tapos off natin yan. Then baguhin natin yung connection niya. So ipaparallel natin, no? So di pa natin ginagalaw yung sa speaker connection guys ha. Ganun pa rin yung sa speaker connection natin. And then set natin to parallel mode. Ayan, naka-parallel mode na siya. So, on ko na lang ulit yung amplifier. So, meaning nito guys ha. Ayan, isang audio signal. Tapos, naka-in sa, yung sa left. Tapos, naka-in natin dito sa channel 1. So, meaning, yung signal na left guys, i-feed niya yan sa channel 1 at channel 2. So, no need na tayo maglagay ng cable para dyan. Automatically, same sila ng signal. So, on. On natin. Ayan. So try natin tingnan kung magbibigay ba siya ng signal sa dalawang channel. Ayun. So nakita niyo guys, nag-blink yung dalawa. So meaning nag-feed na siya ng isang signal, no? Isang signal lang. Yan yung parallel connection, guys, ha? Or parallel mode. So, ayan. So, yan yung parallel, guys, no? Tsaka, by the way, guys, kung napapansin, ayun, naka-blink na yung naka-ilaw yung indicator, guys, no? But, sa label na ito, bridge siya. Pero,
Same siya eh, yung sa bridge mode ng power amp ko at saka parallel mode. Same sila ng indicator eh, ito yung iilaw eh. So, ayan yung parallel guys ha. Iisang signal, pero dalawang channel yung bibigyan niya ng signal. Kasi, naka-set tayo ng parallel mode. So, yung mga ganito guys, pwede yung mga ganitong connection guys, no, sa mga live band. Walang problema kahit ganito yung sa live band guys, kahit ganito yung connection mo. Walang problema yan sa mga live band. But for disco or music, sound system na mga PA system, mas ano talaga, prefer ko talaga yung stereo mode guys, no, left and right signal talaga. Kasi meron kasi ibang mga music na halimbawa yung vocals nila nasa left channel tsaka yung mga instrument naman nasa right channel. So may tendency tayong magkakaproblema kapag hindi tayo stereo mode, kapag ganito tayo magpa-parallel mode. But sa parallel mode guys, if dalawa naman yung power amp nyo, meron kayong left amplifier, so left na setup na speaker tsaka right amplifier sa right naman na set na speaker, walang problema yun, stereo pa rin yung gano'n, no? Kahit naka-parallel yung power up. But need mo ng dalawang amp, or sa mga malakihan na mga setup yun ha. So yun yung masasuggest ko dun guys. So lipat tayo sa next topic. So ayun nga guys, no, tinanggal ko yung ano ko, yung speak on ko. So ngayon guys, hindi na tayo gagamit ng speak on. So dito na ako gagamit guys, no, kasi din mo mahirap naman ipasok yung dalawang wire din eh. So eto na yung sinasabi ko guys ha, na parallel connection from galing sa speaker ko dito. Dalawa yun, di ba? Hindi ko na uurugin yung usugin yung ano ko, yung camera ko. So dalawang speaker yun guys ha. Bali itong dalawang speaker, ibang speaker to, ibang speaker din to. So ito yung parallel connection na sinasabi ko guys, nga ipagsasama-sama natin yung dalawang, isasama natin yung isang black at isang red. Yan yung parallel connection. Hindi kasi yung nasa naiintindihan ko sa tanong ng iba guys, porket nagsiset sila ng parallel dito sa, tanggalin ko lang to, di kasi porket nagset ka ng parallel connection dito sa parallel mode ng amplifier eh dapat kailangan natin mag parallel connection. No, hindi ganun guys ha. Ibang connection rin to guys, ito sa speaker connection to from power amplifier or any amplifier papuntang speaker. So ito yung parallel connection niya na negative to negative and positive to positive. Yun yung parallel connection. So ganun guys, no, 8 ohms yung speakers ko, so na parallel mode, so magiging 4 ohms load na lang yun. So ngayon guys, isasama natin, try kong i-connect yung dalawa nito, dito na lang siya sa itong connector na to. Ayan, sana ma ano yun, no, ma-fit dito. Tsaka ganun din sa kabila. Yan, red to red, black to black. Then, titesting natin. Ayun. So, balik natin yung connection. Bali, naka-parallel mode pa rin yung ano guys ha. Yung ano natin. Yung connection dito sa mixer to power amp. So, bali, channel 1 na lang muna yung gagamitin natin guys. Kasi dalawa lang yung speaker nga inilabas ko eh. So ngayon guys, i-on ko na yung power amp at tanggalin ko na lang tong camera para makita lang mabuti, no. Yan.
So, yan yung connection, guys, no? Negative to negative. And then, positive to positive. And then, parallel mode yan. But, take note lang, hindi porket nag-parallel ka, kailangan mo na mag-parallel ganito. Pinakita ko lang yung parallel connection ng speaker, guys, ha? Para hindi na malito yung iba kung yung parallel mode na to from mixer to amplifier, then from amplifier to speakers. Para hindi na malito. So, on ko na tong power amp. Yan, bale kung saan bang na-connect yun. So, ito natin. So, ganun pa rin, guys, ha? Magre-receive pa rin siya ng signal yung dalawa, guys, ha? So, hanapin na natin kung saan channel yun. Ah, so, nasa channel 2 pala yun. Ayan, guys. So, na-connect sa channel 2. So, ganun pa rin, tumutunog pa rin yung dalawang speakers, guys, ha? Yan. Isang channel lang yung gumagana. Doon lang kung saan nakakabit yung speakers. Yan. So doon naman sa mga baka malito, kasi parallel to eh. So gawin nating stereo to, guys. Pero yun nga lang, useless yung channel 1 ng power amp, ha? Kasi isa lang yung connection na binigyan natin, yung channel 2 lang sa speakers. So yan, stereo mode natin ito. Set natin to stereo mode. Ayun, naka stereo mode na siya. So input tayo ng signal at on natin yung power amp. Ayun. So ayun. Pero yan, guys, ha, stereo mode yan, ha. O yun nga lang, kahit baguhin mo to, bigyan mo to ng ano, may signal siya, pero wala kasing speaker connection sa likod eh. So useless. So ganun, guys, ha. Yan. Naka stereo mode tayo dito. Stereo mode. Pero parallel connection sa speakers. So sana hopefully naintindihan ng mga nagtatanong, no, sa mga gantong connection, kasi para maiwasan natin masiraan tayo ng mga gamit. Ayan. So ganun lang, guys, sana huwag na kayo malito, lalo na yung sa mga parating nagtatanong. So till here, guys, ha, and thank you for watching, and then God bless everyone.